Hi guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV. And ako nga po pa lang yung Kuya Reg. And ngayon, ang topic natin. Sa LDR, hindi pwede yung basta mahal ka niya, or basta mahal mo siya, sapat na. Pag LDR, kailangan yung gumalaw. Kailangan yung mag-effort pareho para mag-work yung relasyon nyo. Hindi dito pwede yung linyahan na kung mahal talaga niya ako, hindi ako pagpapalit sa iba. Dahil yung love na yan ay pwedeng mapunta sa iba, lalo na kung wala kayong ginagawa para mapanatili yung love na yan. Kaya kung naghahanap ka ng paraan kung paano mapasaya ang isang lalaki sa LDR, nasa tamang video ka. Dahil ito ang mga tips kung paano maging masaya ang isang lalaki sa'yo. Dahil kung happy siya sa relasyon nyo, makokontento na yan. At wala nang iba pang dahilan para maghanap siya ng iba. Kaya wag na nating patagalin pa at umpisa na natin yan pagkatapos ng intro. Number 1, subukan mo yung trip niya. Gawin mo to para may pakita mo sa kanya yung suporta mo. Mahalaga ito para sa mga lalaki. At mas mamahalin ka niya dahil suportado mo yung mga hilig niya. At wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo yung mga trip ng boyfriend mo. Diba? Halimbawa kung gusto niya ng mga games, subukan mong alamin kung ano yung mga games na hilig niya. Tapos laruin mo rin or makijoin ka sa kanya. Lalo na sa panahon ngayon, pwede na kayong magkasama at mag-usap habang naglalaro, diba? Nakakausap mo na siya, nag-e-enjoy pa kayo ng bebe loves mo. Or, kung hilig niyang mag-bike, bakit hindi ka mag-research tungkol sa mga bike? O kaya bumili ka ng isa tapos magbike ka rin, diba? Naging healthy ka na, mas tumibay pa ang relasyon nyo. Dahil ang pagpapakita mo ng interes ay isang paraan para maipakita mo sa boyfriend mo na may malasakit ka sa mga bagay na gusto niyang gawin. Number 2, huwag mo siyang sakalin. Kahit na nasa long distance na relasyon kayo, ay may posibilidad na masakal pa rin ang jowa mo sa'yo. Kaya siguraduhin na hindi ka masyadong clingy. Dapat lang nabigyan mo yung boyfriend mo ng personal or individual space para makahinga. Alam nyo kasi yung tawag minuminuto or yung pagbobomba ng mga texts ay magpaparamdam yan kahit na sino man. Mapababae man o lalaki na parang pinaghihigpitan sa relasyon. Kung inaakala mo na lalo kayong titibay kung sobra-sobra akong mag-text sa kanya, or gusto mo minuminuto lagi kayong nag-uusap, mali ka. Dahil lalo kayong sisirain yan. May kilala ako ng LDR. At base sa napapansin ko sa kanila, bihira lang sila kung mag-usap. Pero ngayon, sila pa rin. Kahit na 10 years na silang LDR. Pangatlo, mag-send ka sa kanya ng love letter. Alam ko medyo oldies na yung mga ganitong style. Pero yun ang point dun eh. Wala ni sino man ang mag-e-expect na papadalan sila ng love letter. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya bakit hindi mo subukan? Diba? Yung magugulat siya dahil may darating sa kanya na sulat galing sa'yo. Sigurado sobrang tuwa niya pag ginawa mo yan. Diyan sa love letter mo isulat yung mga gusto mong sabihin. Or magkwento ka sa kanya. Diyan mo isulat yung nararamdaman mo sa kanya. Kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo na siya kamiss, at sigurado, naaamoy-amoyin pa niya yan. Kaya mas okay kung mag-spray ka na rin dyan ng paborito mong pabango para ma-feel niya lalo na parang naamoy ka na rin niya, diba? Plus may remembrance pa siya na galing sa'yo na nahahawakan niya at pwede pa niyang ilagay sa ilalim ng kanyang unan, diba? Pang-apat, limitahan ang argumento. Hindi na kayo mga bata. At ito na yung panahon para maging mature kayo na tao. Kaya kung meron kayong mga simpleng away lang or yung mga away na pabebe lang, hayaan nyo na lang, diba? Palipasin nyo na lang at huwag nyo nang palakihin. Huwag nyo nang hahayaan yung maliit na away na lumaki. Tapos dun nyo aayusin. Dahil kung pareho kayong pabebe, good luck sa relasyon nyo. Dahil mahirap ayusin yung isang argumento or isang matinding away kung nasa pagitan nyo
yung distansya. Number 5. I-post mo siya sa social media. Oo, alam ko na parang walang pakialam ang mga lalaki sa mga post ng babae sa social media. At kadalasan, yung ibang tao pa ang mabilis mag-like or mag-comment sa mga post nyo. Pwes, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming mga lalaki ang bihira kong mag-react sa mga post ng jowa or misis nila. Isa na ako dun. Pero hindi ibig sabihin niyan na wala nang pakialam ang lalaki sa mga pinupost nyo. Sinecheck pa rin yan ng mga boyfriend or mister nyo. Magkaiba kasi ang mga lalaki at babae pagdating sa mga social media na yan. Pero kahit na parang walang pakialam ang lalaki, sigurado sobrang tuwa at kilig niyan pag nagpost ka sa social media ng tungkol sa kanya. Kahit na paminsan-minsan lang or sa mga special na okasyon lang, gaya ng birthday or anniversary nyo, tapos may romantic na caption, sigurado kikiligin itlog niya pag ginawa mo yan. Promise. Pang-anim, pagbigyan mo siya. Hindi ko masyadong nilalagay ito dahil hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan natin. Hindi porket jowa mo siya or asawa mo siya or misis mo siya ay masisiguro mo na 100% na magtitiwala ka sa ganitong bagay. Pero kung alam mo naman na katiwa-tiwala ang boyfriend mo, try mo siyang pagbigyan. Dahil kailangan din ng lalaki yan. Dahil kung hinahayaan mo na lagi siyang uhaw, sigurado laging mainitin ang ulo niyan at pagmumulan pa yan ng mga komplikasyon sa relasyon nyo. O kaya try nyo na lang maglandian sa text. Walang masama dyan kung mag-asawa naman kayo. Ang masama ay kung sa ibang lalaki ka magkikipaglandian, diba? Kaya subukan mo para manatiling buhay yung excitement sa relasyon nyo. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangan pagsilbihan ng boyfriend mo mula ulo hanggang paa para maging masaya siya. Dahil sa mga simpleng bagay lang, mapapaligaya mo na siya. Pero syempre, hindi dapat puro lalaki lang. Dapat ganyan din yung lalaki sa inyo. Dapat nag-i-effort din siya para maiparamdam sa'yo na mahal ka niya. Dapat may ginagawa din siya para maging masaya ka. Hindi yung puro ikaw lang yung gumagawa niyan sa kanya. So yun, sana nagustuhan yung video natin and salamat po sa walang sawang panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, and goodbye.